Magandang hapon po sa ating lahat, mga tatwa kong kawani. Noong narinig po nagsalita sila Gov, sila Kong Ruth, parang napakaswerte po ng mga taga-Kapitolyo talaga. Kasi nagkaroon sila ng mga ganitong programa, lalo na itong vaccination against HPV. Kasi po napaka-importante po, halaga po na magkaroon tayo ng protection against HPV. Gumawa ko ng outline para hindi ako mawala sa discussion ko. So, una natin itatanong, what is HPV? So, ano po ba ang human papilloma virus? Human papilloma virus is the name of the group of common viruses. Usually, it is more than 100, there are more than 100 types, pero naka-classify natin ito as high-risk or low-risk types. Yung mga high-risk types, yun yung mga cancer-causing na types ng HPV. So, hindi lahat ng types ng HPV po ay nagko-cause ng cancer. And HPV is considered to be one or, kung hindi man, most, siya ay one of the most sexually transmitted infection in both men and women. Masyado po siyang common na in your lifetime, you will get infected without you even realizing you have it already. So, ganun po siya ka-common. So, hindi natin nalalaman kasi wala naman siyang symptoms most of the time. And our body has the capacity to resolve the infection spontaneously within 2 years. So, kadalasan, pag nagkaroon na infection, dahil self-limiting siya, nawawala siya, nare-resolve ng katawan natin within 2 years. But there are types na naglilinger, na nagre-remain active even after 2 years. Yun yung mga types na nagko-cause ng cancer and mga genital warts na meron tayo. So, who gets infected? Anyone is at risk and may be infected. Basta dumating na yung point na sexually active na yung isang tao, exposed na siya agad sa HPV infection. And HPV, as I said earlier, is so common that nearly all sexually active men and women will get at least one type of HPV at some point in their life. So wala kang nararamdaman. Nagkaroon ka, naging sexually active ka, nagkaroon, hindi mo naramdaman kasi wala kang signs and symptoms. So how will you know na meron ka na nito? So yung mga na-resolve ng katawan nyo, so okay na yon, wala na. Pero yung mga nagre-remain active, na nagre-linger pa sa katawan nyo, yun yung mga nagkukos ng mga problema. Una na rito, yan, magkakaroon ka, malalaman nung meron ka na because of this. Una, genital warts, Andrea, yan. Genital warts, magkakaroon ka ng pre-cancerous lesions during the routine pap smear, and eventually, several types of cancer. Isa na dito yung cervical cancer. So, ito yung mga itsura ng mga warts na meron tayo. Hindi lang siya sa babae, pati rin sa lalaki. So, meron tayong tinatawag na vulvar what ay warts. Yung sa anal, sa penile, kasi meron din siya sa lalaki. And even doon sa ating oropharyngeal. So, bakit napunta ngayon sa HPV? Siyempre, dahil na yan sa sexual activity natin. So, sexual activity, alam mo. So, genital warts, alam nyo na itsura, di ba? Kulugo, as in kulugo. Kaya lang, nasa genital area natin. So, lalaki, babae, meron, pwede magkaroon yan once na na-infect tayo ng HPV. Yung mga, pag nagkaroon, ginagawa ng office namin, PPO clinical, so nagkakaroon kami ng pap smear. So, dun sa pap smear, kahit walang symptoms yung mga babae, so pag nagkaroon ng result na pre-cancerous lesions, ibig sabihin, at some point in your time, na-infect ka. Pero wala kayo nararamdaman. Tapos yung iba, yun na yung very unfortunate na pwede mag-lead to cervical cancer. At
At an early stage, merong mga abnormal spotting, bleeding, false smelling. Tapos later stage, pain, difficulty in urination and bowel movement. Pero these signs are very general. Hindi naman po kaya ibig sabihin, ay meron kang abnormal spotting, ay may cancer na ako. Hindi naman po ganun. So these are just signs. So normally po kasi, pag gumagawa po kami ng pap smear, cervical exam, upon speculum exam, makikita natin sa dulo ay sa upper, yun po yung normal itsura ng cervix. Ito po sa baba, ito na po yung disease. So meron ng, yan na yung may mga cancer. Kaya siya madaling magdugo kasi very pliable na yung mga tissues niya na konting matouch lang siya, nagbi-bleed siya agad. So ano-ano yung mga exams na para malaman natin kung meron tayong HPV infection. So unang-una na po, sa cervical cancer, meron tayong pap smear, yung ginagawa rin natin na VIA, tsaka yung HPV DNA test. Pero kasi itong HPV DNA test, hindi siya natin ginagawa usually sa mga big hospitals, big laboratories, plus pa kasi yung cost niya para gawin. Sa penile cancer, mga ganun din. Pero kasi sa ibang bansa, meron silang tinatawag na anal pap smear. So yung mga usually nagpapagawa nun, siyempre yung mga kalalakihan, na alam nila sa sarili nila yung sexual activity nila. So alam nila kung prone sila na magkaroon ng cancer na ganyan. So meron silang, sa atin yata, walang gumagawa na ganyan. Tapos yung oral and throat cancer, siyempre, pag na-infect yung ating oropharyngeal area sa, dahil sa mga sexual activity natin, so pwede rin tayo magkaroon ng ganyan. Bakit kailangan natin magpa-test? Kasi po, wala siyang symptoms. So, kailangan nagpapa-test tayo para ma-prevent. Kasi an ounce of prevention daw is better than a pound of cure. So, mas maganda, makuha natin ng maaga, ma-detect natin ng maaga, or mas maganda pa rin yung protektado tayo na hindi na... Kasi pag 8 stage na kasi, ang hirap-hirap ng gamutin. Wala. So, bakit natin kailangan i-prevent? Because HPV is implicated in a growing number of diseases. Hindi lang siya cervical cancer. Nagkakaroon natin yung oropharyngeal cancer, vulvar, anal, tsaka yung mga genital warts. And take note, pag na-infect ka, nakita mo may genital warts ka, hindi cancer causing ang genital warts. So, low risk siya na type ng HPV. Hindi siya nagkakos ng cancer. Pero syempre, di ba, parang pag nakita mo, ay, may ganun yung partner mo. So, pero na, yung HPV itself, yung infection ng HPV, walang cure yan, ha? Wala siyang cure. Ang merong cure, yung mga health-related problems na dulot ng HPV. Like the genital warts, tsaka yung cervical cancer, pa mga precancerous lesions, changes na nakikita natin. So, may treatment yon pag na-attach natin ng maaga. So, yan yung mga itsura pag nagkaroon ng mga ano na may cancer. Yung stats natin dito, kasi ang kagandahan kasi ng cervical cancer, it is preventable dahil sa vaccine. Pero still, kung titignan yung stats, ang dami-dami pa rin nadadiagnose annually. Marami pa rin namamatay. So, maganda yung ganitong programa para maiwasan yung ganyan. Kasi unlike any other cancers kasi, parang random, bigla siya may ganitong cancer. Ito meron. Ito, very preventable. Kaya maganda na magkaroon ng mas marami pang program na ganito na vaccination para talaga totally ma-eradicate natin yung cervical cancer in the future. Kasi kadalasan ng mameta pa, ibabalikan natin to. So, pag nagkaroon ka kasi ng HPV, actually, HPV infection, okay pa eh. Pero pag nagkaroon ka na ng mga
ng cancer kasi, ang dami nang pwede mangyari sa inyo. Hindi lang financial burden ang mangyayari. Ang dami na, madedepress ka na, physical discomfort. Tsaka yung stigma na, ay, may cancer to. Siguro yung lifestyle nito ganito. So, hindi maiwasan. So, yung magkakaroon ng problema with your partner because of sexual difficulties, magkakaroon ng social isolation, hindi ka na productive kasi may sakit ka na eh. So, ang ganda na ito sa mga single, kung kayo ay hindi pa naman married, mas maganda mag-abstain. Kasi, once kasi na you become sexually active, you are exposed to the HPV infection already. Kasi, sexually transmitted siya eh. So, sa mga married couple, syempre, hindi na applicable na mag-abstain ka. Para lang to, sa mga hindi pa kailangan. Okay? Next is, be faithful. So, ito naman, para naman sa mga married couple. Kasi, the more ka na maraming partners, the more ka na at risk for the HPV infection. Kasi, kaya na high risk yung mga multiple partners, di ba? Kasi, mas marami, mas madami exposure ka. So, di mo na alam kung gaano na kadami yung HPV types infection na nakuha mo. E kung ma-try kung ano pa yung mga high risk, so, yun na. Pero, take note lang din po na hindi po ibig sabihin na if you have one partner, eh, protected ka na. I mean, yun ang nare-recommend to minimize the risk. Pero, hindi po guarantee na, ikaw, isa lang ang naging partner mo in your lifetime. Hindi po 100% na hindi ka na magkakaroon kasi you don't know before your marriage kung anong naging sexual activity ng partner nyo prior sa marriage nyo. Eh kasi pagkakasal mo kayo, hindi nyo may tatanong sa partner mo, kumusta sexual activity mo bago ako? Diba? Hindi naman natin tatanong yan. So, pero siyempre, pag monogamous kayo, very diminished yung risk nyo ng HPV infection. Next is condom. So, again, dahil sexually transmitted siya, so more or less, mataas yung protection pag gumagamit kayo ng condom. But then again, hindi po iyan 100% na protected kayo. Na, magkocondom na lang ako, pwede na, kahit ano, kasi protected na, hindi rin po. Kasi, there are areas na hindi naman covered ng condom. Diba? Yung covered, pero yung certain areas na, kasi ano yan eh, direct skin to skin contact yan eh. So, yung area na hindi naman na-cover ng condom, so possible pa din. Pero, very minimal na, kasi protected naman kahit paano yung condom, hindi na 100%. Doctor consult. So, siguro ito more on ano lang to eh. Para more on education. Para to raise awareness kung para para lang aware kayo. Kasi the more na, sabi nga ni Congress kanina, knowledge is power. So, the more knowledgeable kayo na kung ano yung mga risk factors. So, pag naiwasan nyo yun, so decreased yung chance nyo of getting HPV. Then, the most important, I think, is vaccination. Yun yung gagawin natin ngayon. So, the value of HPV vaccination because it reduces the risk by helping prevent the precancerous lesions. Most of the time, di ba sabi ko, pag nagkaroon ko ng infection ng HPV, most of the time, it will just resolve spontaneously within 2 years. So, dun sa mga hindi nare-resolve, ang normal individual na meron siyang normal immune system, it will take 15 to 20 years for cervical cancer to develop para doon sa mga magaganda yung immune system nyo. Pero doon sa mga immunocompromised, yung mga may mga sakit lang, HIV, syempre, mas mababa yung depensa mo, kaya mas mabilis yung progression into cervical cancer. So, how many types of vaccines are there? So, dito sa Pilipinas, aware lang tayo sa dalawa, bivalent and quadrivalent.
Pero sa US kasi, meron na sila since 2014, I think. Meron na silang bago in-introduce yung non-valent. Itong bivalent, ito yung cervarix. Yung quadrivalent, ito yung Gardasil. Itong non-valent, Gardasil 9 kung tawagin. So, para lang dun sa mga tawag sa kanya. Bakit? Kasi nagpo-protect sila, depende, pag bivalent, you are protected sa two types of HPV. So, sa bivalent, you are protected sa HPV type 16 and 18. Sa quadrivalent, HPV 6, 11, 16 and 18. Tapos sa nona, yan, ganyan. So, makikita nyo sa tatlong vaccines na yan, protected ka sa 16, sa type 16 and 18. Ito yung pinaka-high-risk type of HPV. 70% ng cervical cancer is caused by HPV 16 and 18. So, sila yung mga mababagsik. So, sa tatlong yan, meron sila pareho. Ano yung HPV type 6 and 11? These are the types that cause anogenital warts. But then again, hindi cancer-causing ang types na yan. Mga warts lang. Tapos, 2014, na-approve na yung Gardasil 9. So, mas marami siyang protection sa mas maraming types of HPV. Ang meron yata tayo ngayon is Gardasil quadrivalent lang. But in the United States, hindi na sila gumagamit ng bivalent, hindi na rin sila gumagamit ng quadrivalent. Ang ginagamit na lang nila is the non-valent Gardasil 9. Actually, expired na sa kanila ang Gardasil noong 2017. Hindi na sila nagmamanufacture, I think. So, paano, how often do I get vaccinated? So, ito na yung dosing. So, para doon sa, let me go back, no? Ang titingnan natin dito pala, sa dosing kasi, it depends on the initial, on what age is the initial dose administered. So, pag ang bata ay nabigyan mo ng, kasi ang recommended age po pala ng HPV vaccination is children age 11 to 12. Yun po talaga yung recommended age. But, you can give it sa mga bata na as young as 9 years old. Hanggang noong una hanggang 26 lang po yung binibigay. But they expanded the program para ma-include na from 9 years old to 45 years old. You might ask, bakit naman ang bata-bata naman bibigyan ko na yung anak ko? Baka mamaya isipin nila, pwede na sila ng mga sexual activities. Kasi po, it is best to give the vaccine na hindi pa po sila exposed sa HPV infection. So, kailan sila nagiging exposed? Di ba pa pag naging sexually active na kayo? So, meron siyang 100% effectivity para sa mga bata na hindi pa na-exposed at naibigay mo na siya ng maaga. So, for the dosing, pag naibigay mo yung vaccine, yung first, yung initial vaccine, ng 14 years old, below ka pa lang, they will only need 2 doses lang po. So, 9 to 14, 2 doses lang ang kailangan nila. So, ibibigay mo siya 0 and 6 to 12 months. So, yung dalawang yon. Pag naman po, naibigay nyo na ang vaccine, yung initial dose ng, ang edad nyo po ay 15 and actually, ang tawag nila doon, 15 to 26 years old, yun yung catch-up vaccination, yung mga hindi na-vaccinate na una. So, ang kailangan nyo po dyan is 3 doses, 0, 2, and 6 months. Pero nga po, in-expand nila to include hanggang 45 years old. Ang effectivity po kasi talaga ng vaccine, so, mas 100% effective or 99 to 100 effective siya sa mga bata na wala pa exposure, pero as you age along, nagde-decrease din po yung effectivity niya kasi exposed na po tayo. So, hindi nyo po alam na kung meron na ba siya kasi nga it takes so many years for cervical cancer to develop.
So kung halimbawa ko, binigay, tulad ko ako, nagkaroon na, nabakunahan ko ako is, I think, late 30s. Kasi naman po, ang vaccine naman na po ito, ina-approve, 2006 lang po. So bago pa lang po talaga siya. So nagkaroon, nabakunahan ako late 30s na. So ibig sabihin, ang sabi sa study, mas nagiging minimal na yung effectivity niya. So dahil minimal na, hindi tulad pag bata ka pa, more or less 99 to 100% effective ka, protected ka, pag mas matanda ka, hindi na. So kaya po, kailangan pa rin po natin yung routine pap smear. Okay? So hindi po ibig sabihin na, ay, vaccinated na ako, hindi ko na kailangan ng pap smear. Hindi na ako magkakaroon ng problema ganyan. The more po na kailangan pa rin natin kasi late na po tayo nabakunahan. Maliwanag po ba? Yung dosing, basta tanda nyo lang po, 0 to 14, 2 doses, 15 to 45, 3 doses po. Kasi ganyan nga po, the HPV vaccine works best when given before a person has any contact with certain types of human papilloma virus. You might ask po na, kasi 2006 lang po na-approve yung vaccine, so is it safe? So just like po any other vaccine or any other medicine, safe naman po yung vaccine na, yung HPV vaccine, safe naman po siya. At kung meron lang po siya mga side effects, very mild lang po. So yung benefits of having being vaccinated, mas mataas po kaysa doon sa risk of potential side effects. So, kasi so mild na okay lang, parang very negligible lang. So, what are those? Number one po is pain. Just tulad na po ng mga ordinaryong vaccine na pag na-injection na kayo, so may pain, may redness, may swelling. So, nung sa akin po, talaga po napakabigat na braso ko for a few days. Halos hindi umangat. Tapos, may rare occasions naman po, nagkakaroon ng dizziness, fainting. So, how to avoid? I-click po sa mga magpapabakuna para po maiwasan natin yung mga hinihimatay, mga nahihilo. Pag nabakunahan po kayo, stay at least mga 15 minutes. Huwag mo, nakaupo lang po muna kayo, huwag mo muna kayo umalis. Para lang po, kasi doon mas, para maiwasan po yung mahihilo kayo. So, how to get help? Siyempre po, pag may mga napapansin na kayo, may routine pap smear kayo na para may changes, huwag po kayong matakot na magpakonsulta agad sa doktor. Kasi hindi na nga po ibig sabihin na pag may changes sa pap smear nyo, ay, cancer na po ito. Tsaka, mas maganda po kasi na yung early treatment, yung success rate ng treatment ng cervical cancer, if caught early, mataas po. Okay po. So far, so good. Hindi na po lang. Thank you na po pala.